For today's video guys, magluluto tayo ng ginataang tulingan. So una, ginawa ko, dinikdik ko muna yung bawang para mabilis ko siyang mabalatan. Tapos after ko siyang mabalatan, hiniwa-hiwa ko lang din siya ng maliliit. After naman ng bawang, nagbalat na rin ako ng sibuyas, tapos hiniwa ko lang din siya ng parang ganyan. Tapos after ko naman mahiwa guys yung sibuyas, tinunod ko na yung luya. Luya para mampasarap ang palasa din siya sa ating ginataang tulingan. So after naman yan guys, nagpainit lang ako ng kawali at saka ng mantika para ipiprito ang ating tulingan. So bago siya iluto guys, ipiprito muna natin siya para may extra linamnam siya. Ayan. So yan guys, habang miniprito ko nga, tumatalsik yung mga mantika. Ayan. So pagkayari ko siyang iprito guys, nag-init naman ako ng mantika. Tapos igiginis ako na yung hiniwa kong bawang. Tapos after kong igisa yung bawang, sinunod ko na yung sibuyas para malasa-lasa yung ating nilulutong ginataang tulingan. So yan, sinunod ko na rin dyan yung luya para mabango. Sobrang bango niyan guys habang niluluto ko. Takam na takam na nga ako yung ginigisa ko pa lang. Tapos nilagay ko na rin itong gata. Ayan, isang Coco Mama na gata ang aking nilagay. Malaki yan guys, yung malaki. Tapos after niyan guys, pinakulo ko lang and then nilagyan ko siya ng konting tubig para medyo dumami ng konti yung sabaw. Tapos after niyan guys, habang kumukulo siya, nahihiwa ako niya ng siling berde. Tapos nilagay ko na rin siya guys para may anghang naman, may sipa naman kahit konti yung anghang niya. Nilagyan ko rin niyan guys ng asin para may pampalasa. Nilagyan ko rin niyan guys ng paminta. Wala lang, trip ko lang. Yung iba din naglalagay eh. Tapos after nun guys, nilagay ko na yung pinirito kong tulingan. Pinakuluan ko nga yan guys ng 5 minutes para makot niya yung lasa. And then after nun guys, tapos na. Ready to serve na nga ito guys. So, kailangan lang natin dyan ng maraming kanin. Thank you!